Ano ang humble mo? Diyos mi, yung Marimar. Oo, kita mo yon. 91 years old, pero nangarap pa rin siya kung buhay pa. O napaiyak si Lola. Gusto yan pagid yung anak niya na panganay namin. So Lola, okay na po yun ha. Maraming maraming salamat po. Thank you. Kaway po Lola, kaway tayo. Kaway na, kaway ka na. Salamat na yan, kaway na. Diyos yung ang maalam siya ato. Ako, kabayan pa. Kabayan sa Hindu. Na mag-ayo ang ano na. Tiyos lang tayo, mahirap tayo. So ayun, magandang morning mga kaibigan. Sa araw na ito, ilalakad lang kami ni Mrs. Anyway, malapit lang naman. Yung kasing sinasakyan namin tricycle, wala eh. So, lalakad kami. Meron tayong pupuntahan at susurpresahing Lula. Kaya samahan nyo kami ha. At sana, dyan lang kayo. Yan. Mula sa aking page ay sumulat ang isa kong followers at humingi ng tulong para sa kanyang lula na 91 years old na. Nagkataon na nawalan ng trabaho ang kanyang asawa at syempre wala silang makain. Nang mga oras na yun ay hindi tayo nagdalawang isip na puntahan. Katuwang ang ating kaibigan na sa Everyday Mandy at Raketera sa Taiwan, agad kong pinuntahan bahay ni Lola Luisa upang alamin kasama ang aking Mrs. Gila. Sa tulong ng aking kaibigan at kababayan na si kapatid Heidi Ibanez, itinuro sa amin ang eksaktong lokasyon ni Lola Luisa. Saan siya nakatir? Dito lang. Dito na. Kasi yung bahay namin. Ito yung bahay ninyo. Marami po kami dyan. Ilan ho kayo nakatira dyan sa loob? Ano? Pito. Pito? Oo. Pitong... May bata pa. May bata, dalawa. Nangungupahan lang kayo dyan? Oo. Nalaman kong nangungupahan lang ang apo at anak ni Lola Luisa. Pito sila na nakatira sa isang maliit na kwarto. Kung kaya't si Lola Luisa ay natutulog sa labas at mayroon lang papag. Ito ang aking nakitang nakakalunos sapagkat nakita kong maaaring maginaw yan sa gabi at posibleng malamok pa. Bisaya ka? Oo. Oh. O Gilunggo? Asa ka sa Iloilo? Sa Bakulod. Bakulod? O ga nami sa Bakulod kuno ang kwarta ganapiko, ganapala, no? Pero ang problema, ganabuldos man. Hmm. Ayan. Ilan taon na po kayo, Lola? Ah? Ilan taon na po kayo? Mga 80 na. 80 na? Parang 90. Ha? Ilan na po? 91. Okay. Ah, 20 lang mag-tidon. Marunong kang kumanta? Ako, wala akong kabalo. Hindi ka ba kabalo magkanta? Magkanta. Wala kang kabalo ka mag-Christmas song? Dahil lamang ako nag-alagaw sa umibanan ako. Oh, dito lang kayo natutulog? Sabaran lang ako. So pag umuulan pa, paano yun? Binababa lang po namin ito siya. Kaya kung nilagay ko siya sa loob, nag-aaway sila ng mga apo ko. Parang sa apulo din kayo. Marami din kayo. Oo. Ito kami. Hila lang lahat sa sinito. Eh, maglaka sila. Kumusta naman po yung pagkain niya? Ayun, ang pinabili namin sa kanya yung sa pinto niya rin.
Anong trabaho po ninyo? Kayo po, anong trabaho po ninyo? Wala po sa ngayon. Sino pong bumubuhay sa inyo kung okay lang po? Yung mga anak ko lang. Dati ako kasi nung nagpasok ako dyan, eh ngayon kayo hindi may sa mga anak ko. Po po, Lola. Nabubuhay siya sa abot ng kanyang mga anak. Pero ayon nga kay nanay, minsan kulang pa. Sa Pasko, anong hiling mo? Gusto mo sa Pasko? Bisan anhon? Bisan ano? Maganda si Lola kahit ano. Matapos ang aking mga pagtatanong at makuha ang mga detalye, ay nagpaalam na ako at sinabihan kong babalik na lang ako muli sa kanila. Pero ang hindi nila inaasahan, sa oras ding iyon, pagkat dadiretso kami ni Mrs. papunta sa pamilihan upang ibigay ang sorpresa ni Lula, hatid ni Everyday Mandy sa tulong ni Rakitira sa Taiwan. Kaya't mga kaibigan, magpatuloy tayo sa panunood ng video. At ang susunod ay ang ating pagbibigay regalo para kay Lula. Walang kwarta. Opo. Walang makulod. Oo, taga Bacolod. Lula, ako po si Taong Gala, ano po, at kayo po ay nailapit sa aking page. Ano ng ano po ninyo? Ano po kayong tawag sa inyo? Ang tawag sa Ambo. Ano na ila. Apo? Ano yung ano ko siya ng manugang. Apo na manugang, no? Oo, so nailapit po kayo sa page dahil mayroon po kaming portion para po sa mga lola. Ito po yung mga lola. Ako po si Taong Gala. Ano pong hingiin ninyo? Ano daw hingiin mo? Masakit ang tuhod. Anong hingiin mo? Ano daw hingiin mo? Anong hingiin mo? Ako lang. Lasang sa ako. Kung anong ibigay. Isang aper. Oh, galing ni Lola. Okay, Lola, babalik po ako. Babalik kita. Ang tanong, magkano yan? Ito, magkano to? Kilala pa ng pera. Ah, di na nakilala siguro? Ilapit mo, ate. Ako? Ayan. Magkano to? Pila. Ay, di na siya makabalo. Bigay mo na, ibigay mo na. 20. Yan, yan. 20. Ay, 20? Ay, alam na. Sige. Anong baklon mo? 20. Anong baklon? Anong baklon sa 20? Anong baklon mo sa 20? Tago. So ayun mga kaibigan, matapos po tayo doon kay Lola, dediretso na po kami ngayon papunta sa palengke. Bibilhan po natin ngayon si Lola ng regalo para po sa kanya. Okay, so sobrang nakakaawa lang si Lola, no, sa edad na 91. Nasa labas siya kasi puno na rin doon sa unaupahan din yung anak niya. Puno din. Sobrang ano. Kaya tingnan natin mga kapatid kung anong magagawa natin. So ayan po mga kaibigan, nandito na po tayo sa palengke at dito tayo sa Triple G Rice Dealer. Alam nyo, walang ibang magandang bigas dito na nagtitinda ng magandang bigas sa palengke kundi Triple G Rice Dealer. Kung gusto ninyo, puntahan nyo lang ito, Triple G. At bumili na rin tayo ng isang tray ng itlog. Tapos ang request ng matanda, yung kape. So punta kami doon, bibili tayo ng kape. At kung makabili tayo ng i-budget natin, bili tayo ng tinapay. Tingnan natin kung saan pa abutin ang ating pera. Thank you so much Everyday Mandy, maraming salamat. And of course Rakitira sa Taiwan, ayan, Badzi, Miguelab shout out. And Barbie Moon, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Boss Rapi Mapagmahal, thank you so much. So ayan, hanap kami ng kape. Hindi! Oy, teka! Tingnan natin. Excuse me. Ito na lang tayo. Sardenas, bibili tayo, dilata. Yan, dyan. Tanong, dyan. Wala. So ayan. Ilang ano na? Okay, sige. Okay na pa. Anong tindahan nyo kaya? Anong pangalan? Edit Store po, sir. Ha? Edit Store po. Ayan, shout out to mga kaibigan sa Edit Store dito po sa palengke. Ha? At nandito po. Ayan. Dito tayo namili. Dito na tayo namili, ano? Yan, anong guarantee? Thank you.
sa mga hikaos. Simpleng kadakila ng pagtulong ng lubos. Sorpresa ng tuwa sa puso ay dagos. O sino ba ngayon ang ayaw bang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigayan. Ito lang ang sarili, may kusang kabutihan. Ano man ang iyong mga pinapasan, malalig ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang. Taong gala, saan ka ba pumupunta? Bakit meron kang daladalang ligaya at pag-asa? Eto na lula, hindi ka na ako magbubuto. Ano nga? Bigas! Oh. Salamat niya. Oh, para sa iyo. Yan. So, may itlog ka. Ano mo yung ano, kung anong laman nun. Isa-isayin mo. Nang masilayan ni Lula ang sorpresang aming dala, walang mapasidlan ang kanyang saya, banag mo sa kanyang mukha. Ang talaga namang kaligayahan. Eto na Lula, eto na ang maagang Pamasko para sa'yo. Oh, mayroon kang itlog. Saan ba ito? Baka maano na eh, hawakan mo na lang ito. Tapos mayroon kang gatas, ha? Ay ano, kape, kasi kape namang gusto mo. Oo. Tapos mayroon kang tinapay, ha? Biskwit. Ito, oh, ito. Sardinas. Ha? Oh, pang-ulam. Saka bigas. Oo. Ano masasabi mo, Nay? Ano masasabi mo, Lola? Ano na masabi mo lang sa kanila? Ha? Ano mabal mo? Ano? La! Ito. Oh, kasi kape ang gusto mo eh. Ayan. La! Ano hambal mo daw sa kanila? Ano hambal mo? Salamat. Salamat, ah. Anong masasabi niyo, Nay? Salamat. Layin mo. Salamat. Oh, ang tulong na po sa amin. Ito. Pagpasensyahan na po. Ay. So, pasalamatan nyo lang po ang mga katulong namin ng mga vlogger, si Everyday Monday. Sila po, siya po ang nagpatulog. Tulong kayo na. Pasalamatan mo lang, Nay. Salamat. Kami po nagpasalamat sa inyong natulong ninyo sa kay nanay ko. Anong nyo, Tay? Maraming po salamat sa maraming binigay niyong tulong. Malaking tulong na po. Malaking tulong na po yan. Ayan, so maraming salamat at ito na po, Everyday Monday, Raketera sa Taiwan, maraming salamat. Badsy, Barbie Mon, maraming salamat, thank you so much. At ito na po, si Lola ay binigyan na po natin ng kanyang pagkain kay Jesus. So, at least sa mga kapatid sa panahong ito, naging masaya tayo na naging kaparte tayo sa pagpapasaya kay Lola. 91 years old na Lola. Ayan. Oo. Maraming salamat sa inyo. Sa Bacolod. Pupunta ka talaga sa Bacolod, Lola. Ano? Kaya nga talaga sana pauli sa Bacolod dahil baka mamatay na sa dito daw yung makita yung anak niya na panganay. Pero matanda na rin siya, no? Kaya kung magbiyahe man yan, mahirapan na talaga. Kailangan, samahan talaga siya kung Isa sa pangarap ni Lola Luisa ay ang makauwi ng Bacolod. Pero kung papano, ay hindi rin natin alam. Matanda na rin si Lola para magbiyahe ng pangmalayuan. Marahil kung may kasama siya, maaaring mangyari ang ganyan. Magpaganon pa man, maraming salamat at tayo'y ginamit ng Diyos upang maging daluyan ng biyaya at mabigyan ng paunang katugunan ang pangangailangan ni Lula, bigas at mga dilata. Ganon din po ang mga itlog. Maraming salamat, Everyday Monday at Raketera sa Taiwan, Bad C, ganon din po si Barbie Mon, mga taong naging gabay upang maisakatuparan ang misyon at unang hiling dito po sa ating unang sugod bahay.
Hanggang sa muli mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, mangyari lamang hihingi ako ng like, share and hug. At paki-comment na rin sa baba. Mahalaga po ang iyong komento bilang kaparte ng video ito. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod na Sugod Bahay. Bago po tayo magtapos ay nais ko lamang pasalamatan at batiin ang ating mga grupo na patuloy na tumutulong sa atin at nagtitiwala. Mega love shoutout to Team Ayuda Revive, Team Bornebol, Team Pima, Team Budol, Team Banana, Team Bungot at sa lahat ng mga tao na nagpindot ng kanilang membership button. Hindi ko na po kayo isa-isa. Sa muli po, ako si Taong Gala. Maraming maraming salamat po. Mega love shoutout sa ating nag-iisang Team Legit. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta at pagtitiwala.